Marami tayong mga otits na tututunan sa bawat pinupuntahan natin farm. Katulad na lang nung nakarang pinuntahan natin mga tito, meron akong natuklasan na isang sekreto, no, kung ano yung pinapakain nila sa mga magna-dapnya nila. Kasi karaniwan mga tito, ang pinapakain sa mga dapnya, tayo ng kalabaw, tayo ng manok. Tapos meron tayong video na yeast yung pinapakain natin. Pero meron silang isang sekreto na nag-work sa kanila. At sa akin naman, eh, tingin ko kahit 2 days ko pa lang siyang pinapakain, eh, talagang nag-work siya ng sobra sa akin at nakapagpadami ako ng magna-dap niya. Pero bago pala yun, no, sisilipin muna natin yung itlog ng alps natin kung napisa na ba. Kasi merong isa sa mga ka-otit natin, no, merong isang tito na nag-request kung ano na bang update sa mga ibon natin dito. At tingnan natin mga tito kung napisa na ba yung itlog nila. No. Sana napisa na dahil puro tayo lakwacha. So rule number 1 mga otits, matuto tayong kumatok. Ay na po siya. Tignan natin, kapon mga tito, isa pa lang yung napipisa. Pero check natin ngayon. Ayun, dalawa na po yung ating inakay ng ating agila. Inakay ng agila. Silipin natin, baka may DNR. Baka may DNR mga otits. Wala. So may dalawa po tayong hinihintay na itlog ng ating mga agila. Sige, pasok na ulit. Wala po tayong binigay na special treatment sa mga ibon natin mga otits. Tanging ang pagkain lang nila ay gulay lang po yung pinapakain natin. Tapos selectrogen yung vitamins nila. At yun, nang itlog naman sila lang ng itlog, awa ng Diyos, yung dalawa, hinihintay na lang natin yung mapisa. Kung mapapansin nyo mga otits, nandito na yung mga fry ng aking albay na platinum white na 1 month old. At ito pa yung iba kong hinarvest, yung mga iba kong naharvest pala, ayan o. So ilalagay ko na sila ngayon dito. Ayan. So dito na nga natin nilagay yung fry ng albay na platinum white natin. Sa ganitong paraan mga otits, madali tayo makakapagkaling at syempre makakapag-gender tayo. Ayun, medyo marami nga sila sa aquarium pero medyo maliliit pa naman din kasi itong mga to dahil 1 month old pa lang. At yun, tuwing gabi naman nag-water change din tayo kaya maaalalayan natin yan para hindi gaano mapulit yung water. So buti na lang mga otits kahit umalis-alis tayo, meron na namang magdadrop na AFR natin. Ayan o, sobrang laki ng tiyan, mukhang mahina 50 sa isang to mga tito. Hiwalay na natin to, mukhang popper fish na siya. Hiwalay na natin yan bago pa mag-drop ng tuluyan at kainin ng mga kasama niya. Kung naaalala nyo mga tito, dito sa tub na to, dito ko nilagay yung mga kabomba natin. Tapos naglagay nga ako ng lava rocks dyan para dito tayo maglalagay ng mga hipon. Kaya lang mga tito, no, ang pangit ng tubo ng kabomba natin kasi nakaganon siya. Eh mas maganda kung nakaganito, nakatayo siya. Kaya ang ginawa ko, doon ko na lang siya nilagay sa may drum na yon. Ayan, dyan ko siya nilagay. Kaya lang ngayon, tinakpan ko siya kasi nakabukas yung aircon. So, yung lahat ng init, eh, na-absorb ng mga laman. Nangunguluntoy. Grabe, kahit nandun na sa may basa. So, dito, ang gagawin ko, mga otits, kukunin ko yung mga fry ng wild full red ko at ilalagay ko sila dito. So ito na yung mga fry ng wild full red natin mga otits. Ito na yung pinaghuhuli natin kanina doon sa may breeding grounds natin. At ilalagay na natin ngayon dito sa tub para mas makalangoy sila ng maayos. Yan, lagay na natin. So mas gusto nila dito mga tito, panigurado yan. Dahil dito kasi may aeration. Ayan. Medyo pinatay ko lang ngayon para iwasingay dito sa video natin. Pero naglalagay po tayo dito ng aeration, mga otits. At ayan na sila. Tuwan-tuwa na po sila. So, ayan na mga otits. Mukhang gustong-gusto naman nila yung bago nilang
nilalango yan mga tito dahil hindi sila magkauntagaga sa paglangoy. Pero merong isang sikreto akong ibubunyag sa inyo. Paano masabi? Sikreto eh, no? Meron dito akong nilagay ng mga magdadap niya mga tito. Kaya sobrang bibo lumangoy ng mga yan dahil nakakita sila ng mga live foods mga tito. Naglagay tayo dyan na ng mga breeder na magdadap niya. So kahit umaalis-alis tayo ng bahay, kahit nagbablog tayo at kahit busy tayo sa work, eh hindi tayo mangangamba na baka napupunggok na yung mga fry natin dahil hiwala sa oras yung papapakain natin. Dahil dito sa ganitong style mga tito, kapag nanganak yung mga magnadap na natin, ay kakainin yun na mga fry natin nag-hapis. Dahil itong mga breeder na magnadap niya, eh hindi pa naman kayang kainin ng mga fry natin yan. Dahil malaki pa yung sa mouth nila. Pero yung mga anak nito, yun nga yung kakainin nila at sobrang high in protein tong mga to. Kaya sobrang bilis lalaki yung mga fry nyo. So ano nga bang ipapakain natin sa mga magdadap niya natin? Kung nakapag-try ka na ng yeast, ng poop ng kalabaw at ng poop ng manok, eto, mabisa rin to mga tito. Sobrang bisa na ito. Bale, ito ay pang pagkain to ng fry. Ayan, ito siya oh. Yan, kung OG ka mga tito, kung OG ka ng pag-iisda, meron ka nito. Kasi sobrang tagal na nito sa akin. Ayan. Kukuha lang tayo ng konting water. Dito na rin sa aquarium para meron na rin mga microorganism dyan. At kuha tayo ng pagkain ng fry. Just a little bit lang mga otis. And shake. So shake lang mga otis. Kung pwede sumayaw habang sinishake mo to eh, sige, pwede ka na rin sumayaw. Konti-konti lang yung ibubuhos natin dyan. So dito mga tito, medyo konti na lang yan. Kung napapansin nyo yung gumagalaw yun, halos... Ay, dumami rin eh, no? And medyo nanganak ata yung iba. Ang gagawin ko dyan, magbubuhos lang din ako ng konti. Ayan, konti-konti lang. Life is all about balance nga, ika nga ni Ka Edgar. Maglalagay tayo ng medyo madami-dami. Ayan. So kapag ka lumabo yung tubig nyo, okay lang yan. Pero paglipas ng mga ilang oras, mga dito, ay mawawala na yung paglabo ng tubig. Ibig sabihin, na-consume na ng mga magdadap niya natin yung pinakain natin sa kanila. Matakot kayo mga otits kapag hindi na luminaw yung tubig nyo. Ibig sabihin lang nun, marami kayong nailagay. Kung napapansin nyo, medyo lumabo na yung tubig niyan. Pero kinakain na ng dap niya yung pagkain na nilagay natin dito. So hintayin na lang natin yan na luminaw yung tubig. Kapag hindi luminaw yung tubig, bawas lang ng konting tubig. Dagdag lang kayo ng tubig galing sa aquarium nyo ha. Tubig galing sa aquarium para meron ng microorganisms doon. Nakakainin din ng dap niya natin. Dito mga otits, meron din akong breeder na dap niya dito. Ayan, pakainin din natin yan. Ayun, napadami. Kung nagbabala kayo mag-culture ng magdadap niya mga otits, mahalaga eh mag-culture kayo sa iba't ibang lagayan mga tito. Kasi etong mga magdadap niya eh, kusa na lang at biglaan na lang nagka-crush tong mga to. Magugulat na lang kayo pagising nyo, minsan patay na tong mga magnanap niya. Kaya mahalaga may mga backup kayo para hindi kayo mauubusan at sa gayon ay makapag-culture kayo ng mga pag-culture para hindi kayo mawala ng, yan, ng dubs na pagkain nyo sa inyong mga fry at mga breeder. Kung magkukulture kayo ng magnanap niya mga otis, yan, ilagay nyo na lang kahit dyan sa mga fry. Syempre, hindi naman makakain ng mga fry yung mga breeders natin. So, sa ganyang paraan mga tito, eh, nakakapag-culture ka na rin. At least ito, kahit papaano may backup ka pa din mga tito para kahit mag-crash yung ibang mga culture mo eh silip ka lang ulit sa mga fry mo, baka mayroon pang breeder na adapt niya dyan. So yun mga otit, bago ko makalimutan, happy birthday sa otit natin kay June Big Ab, mabuhay ka hanggang gusto mo pare. Yun, sana makatulong sa inyo itong video na to. At itong video na to mga tito ay nakatulong sa akin dito sa pag-culture ko ngayon, sa pagbabalik kong mag-culture ng magdadap niya. Kasi dati diba nag-culture na tayo, yeast yung ginagamit natin. Pero ngayon mga tito, nung ginamit ko to, hindi na ako nag-aalangan ipakain to sa mga breeder at mga fry natin na isda. Dahil kung dati yeast kasi medyo bumabaho yung tubig, ngayon itong ginagamit ko na pagkain ng mga fry, eh hindi na bumabaho yung tubig ko at hindi na akong nag-aalangan ipakain sa mga isda natin, yung mga dap niya natin. So yun, isa lang naman yung magagaranti ko sa inyo sa pagpapakain ng magdadap niya mga otits. Sobrang daming itadrop na mga breeder nyo.
At ang pinakamalupit niyan, sobrang bilis, lalaki yung mga fry nyo. Kahit minsan, tanghali ka ng magising para magpakain, eh, may nagpapakain pa rin sa mga fry nyo. So, kita-kits na lang mga otis. Please like, share, and subscribe. At mga kalimutan mag-comment na kasi pang-gatas lang. Happy Fishgiving! Peace!